Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So ngayon, punta lang tayo dito sa bahay ng mga alaga ko. And magwawalis lang tayo. Maglilinis tayo dito. Ganun gawain ko lagi. Every afternoon. Close the door! Eto guys, tignan nyo kung paano nila ako babardagulan. Bardagulan kami dito eh. Normal sa kanila yon, huwag kayo mag-alala. Kick. Para po sa kaalaman ng lahat, ito po ang totoo kong trabaho. Aliping sa gigilip po ako ng mga halimaw na to. Opo, totoo po. Kick. Oh.
Guys, bigyan ko lang kayo ng konting knowledge about huskies based on my experience lang to sa pag-aalaga ko sa dalawang to. So, huskies are very active. Ayan, ganyan sila. Gusto nila tumakbo ng tumakbo lagi. 100% ang energy nila. Sobra pa. Kaya kailangan meron kayong malawak na space for them to run and release their energy. So, sa loob ng bahay, nakakrate sila. Kaya ginawa namin sila ng kubukbo dito. Sarili nilang space para dyan sila magtakbuhan and mag-release ng kanilang energy. Kasi kung hindi, magsisira sila ng gamit. Pag-board sila and mag-howl sila ng mag-howl. Ganyan po ang mga huskies. So, in their case, narinig ko na silang nag-howl. Pero pag naiiwan lang sila dyan sa matagal na time, for a long time na sila lang dyan. Yung hindi ako pumapasok-pasok dyan or binibisikan sila. Doon sila nag-howl kasi siguro bored sila at akala nila iniwan sila dyan. Nang walang tao. Ayan, tignan nyo. Ganyan ang ginagawa nila pag bored sila. Naninira sila. Sirang-sira na ang bahay nila. Kakagawa lang nito, wala pang isang taon, ilang buwan pa lang to. Diyo. Pero ang dami na nilang nasira. So, kailangan nila ng maraming toys. Meron silang mga toys dyan, yung iba nga sira-sira na naubos, nakakangat-ngat. And give them a lot of time. Walking, kailangan nyo din silang i-walk outside na naka-leash. Para meron din silang ibang environment na nakikita. And very high po ang prey drive ng mga huskies. Pag may nakita silang maliliit na mga animals, katulad ng manok, pusa, habulin nila, papatayan talaga nila yon. Nakaranas na kami nito. Ito, si Oreo, sa right side. Ito, yun si Oreo. Nakapatay na siya ng ilang manok. Dalawa ata. As in, papatay niya talaga. Meron isang nakaligtas na hindi namatay. Pero nabalian lang. Ganon po sila. Kaya hindi namin sila mapakawalan sa bahay, sa loob ng bahay, at kailangan nilang i-crate kasi meron po kaming mga pusa sa bahay. Mamamatay po ang mga pusa at hindi po maaari yon. And they are very sensitive, balat nila. Kailangan talaga silang alagaan ng mabuti. Suklay lagi. And kailangan i-maintain ang kanilang mga balahibo. Ayan, dati sobrang dilaw nila nung mga medyo bata pa sila, puppy pa lang. Yung mga white na part niyan, na yan, ng kanilang fur, madilaw yan. Iba't ibang sabon na yung tinry ko dyan para lang mapaputi ng ganyan. Hindi pa ngayon sobrang puti eh. Pero ayun. Yun lang sa ngayon. Bye!